obeying God cheerfully. Magsiguro, magpaturo ka. Total, tapos ka naman ng LTC, mag-pray ka sa Panginoon. Humingi ka ng biyaya sa Kanya. At kapag ka nakuha mo yung biyaya na yun sa Kanya, nag-aral ka ngayon at nagturo ka, that is what I call obeying God cheerfully. Hindi yung, sis, wala na wala magtuturo eh. Ay, bakit biglaan? O sige, ako na lang. I mean, okay yun, pero do you believe that you're obeying God cheerfully in that ano? Di ba minsan nagre-reklamo tayo? Biglaan naman kasi. Pero okay yan, meron ako na ihanda. Okay? Ang importante dito mga kapatid ko, okay, ay bagamat may mga biglaan nga, tama, may mga biglaan, pero nagpipray ka na God, may magtawag man o meron mang bigla ang ano, Panginoon, ito ay inihanda ko para sa kanila. Okay? Yung sinasabi ko sa inyong pinaghandaan mong mabuti, ito yung cheerfulness. Kaya mo, pinag-pray mo ito, pinaghandaan mong mabuti, yun po yun. So kapag ka ikaw ay naglilingkod o nagmamahal sa Kanya, ang paglilingkod mo ay pinaghahandaan mong mabuti sa Kanya. Amen? Amen. Ano po ba? It's just that's cheerfulness. It's not ano eh. Yung po bang basta nakangiti ka lang at masaya ka nagbibigay, no? Ito yung bagay na pinaghandaan mo at napagkasunduan mo sa iyong sarili. Napagkaisahan mo ng iyong kaluluwa, isipan at ng iyong katawan na ano, ito ang gagawin ko. Kaya ng pagbibigay, ito ang bibigay. Amen? Last but not the least, okay, is malalaman mo when it's loving obedience, when you obey His command consistently. Alam po natin, mga kapatid, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, may mga sagabal sa paglilingkod. May mga sagabal sa ating pagsunod. Why? Siyempre, si Satan, along the way, gagawa siya ng mga ano, gagawa siya ng mga tawag dito pang gugulo dyan. Amen? Gagawa siya ng mga pang para mawala yung ano mo, mawala ka sa tempo, okay, ng paglilingkod mo sa Panginoon. Gagamitin niya mga loved ones mo, okay, para mapigilan ka. Minsan nga, hindi nga loved ones ang pinaano eh. Minsan, hindi rin pera eh. Minsan nga, panahon lang eh. Ay, magyuyuki na naman. Yuki, mambira. Okay? Ang matindi pa, okay, hindi yung araw na yun na umaga na pupunta ko niyan, ngayong linggo, nako. Tawag dito, Sabado pa lang, nalaman mo na, magyuyuki sa kinabukasan. Nako, magyuyuki! Hindi mo malaman kung matutuwa ka dahil yun ang magandang dahilan para hindi ako makapunta sa church. Okay? Yun, no? Naku, paano na yan, Lord? Magyuyuki pala bukas, paano na yan? Tinatanong si Lord. Okay? Parang yung sinasabi, hey, Lord, ha? Pagka hindi ako mapunta, alam mo naman, nag-yuki, delikado. Okay? Minsan, yung mga dahilan na yan, ako, ang bihira, sabi nga, lumang, ano, bulok na, ano na yan? Dahilan na yan. Why? Because if you really love the Lord, and you want to obey Him, you will obey Him consistently. Okay? Come shine, come rain. Okay? Ikaw ay pupunta. Gagawa ka ng paraan. Okay? Huwag naman sana kahit yung kumbawa, kung may sakit ka naman, huwag na pumunta. May sakit ka na, makahawa ka pa. Hindi naman kasi, huwag naman ganun. Ang ibig sabihin, pagka may sakit ka, magpahinga ka na lang. Huwag naman yung, natulas lang ako, pasensya na kayo. Okay? Ibig sabihin, pagka may sakit kayo, magpahinga ka na lang. Naintindihan ni Lord dyan. Yan. Naintindihan ni Lord dyan. Okay? Alam niya na gustong-gusto ng kimochi mo, nandiyan yung loving obedience mo, pero dyan ka na lang. Okay? Mas makakatulong ka kung nandiyan ka. Alright? Ganun po yan. Okay? Give yourself a break. Alright? Okay? So, sabi nga ganun, kinakailangan consistent tayo at hindi tayo yung naku, Genki ngayon. Makikita mo, mamaya wala na naman. Ano na naman ngayon? Naku, talaga high na naman siya. Sa susunod na linggo, medyo lalata-lata na naman siya. Tapos bigla na naman. Naku, ayan na naman. Ayan na naman, ha? Tapos maya-maya, makikita mo na naman sa mga susunod na linggo, parang hindi ka naman pinapansin, parang Genki na lang, Genki na yun naman siya. Okay? No. The one who loves the Lord, obeying Him consistently, is a person who obeys Him consistently. Hindi naman kinakailangan yung talagang ano.
pero hindi yung para tayong patay sindi. Hindi, kinakailangan dito, nandun pa rin yung momentum. Minsan bumabagal, pero humahanda pa rin. Hindi ko naman sinasabing kinakailangan, you keep that 40 kilometer per hour na pacing. Hindi naman eh. Ang importante dito, you're keeping that pacing forward. You're not taking a break. You're not taking a talagang ano, no, yung pagbalik. You're not retreating. But rather, everything that you do is forward. Medyo mabagal, talagang ganun. May mga pagkakataong kinakailangan mong magbagal dahil may tao lang tayo. Pero ang importante, you're obeying Him consistently. Consistency means hindi naman yung hindi ka nagbabago, kundi you're always straightforward. Nagpapatuloy ka. May mga panahon na genki ka, tumakbo ka na mabilis. Pero pagka medyo nangihina ka, lumakad ka, pero patakpan pa rin. Forward pa rin. Staying in the course. Mga kapatid ko, dyan mo ngayon malalaman kung ikaw ay totoong sumusunod sa Panginoon out of love. Is it wholeheartedly? Dutifully? Is it cheerfully? And is it consistently? That's the case, mga kapatid ko. I'm telling you, magagalak ang Panginoon. Nasabi niyang gano'n. Ako ngayon ang magsasabi sa iyo. And you don't need to say you love me. Because I know that you love me. Mga kapatid ko, do you really love the Lord Jesus Christ? Does it shows in your obedience? Or if not, at nakita natin mayroon, nandun tayo sa tatlong motivation na yun. Well, the good news is God can still change it. You can just say, God, nais ko. Tutal naglilingkod din naman ako sa iyo, Panginoon. I will now conduct my life in love. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Amen.